Paano tayo matatapos dito, guys? Umuulan na naman ng snow. Bulgos ito. Lagi mamulan ang snow. Latest jump ko ngayon as a auto body technician. So nakuha ko yun, na-apply ako as a first laborer first, and then pinapaaral ako ng company as a apprentice. Ganun dito kasi pag skilled jobs ka dito tapos wala kang experience, kailangan kang mag, kung gusto kang makapag-redsell o certified journeyman dito, kailangan mong mag-apprentice dito at mag-aral ka. So, by the way, yung apprentice pala, na yan, once a year. So, 6 weeks lang, one month and one week. At saka, depende na yun sa company nyo, kasi sila ang magpapaaral, sila ang magastos lahat, sila ang magbayad sa tuition fee, bibigyan ka ng allowance, bibigyan ka ng gas allowance, at sila na mag... Pero, sila na lahat. Pero depende na yun sa company mo. Pero sa company ko, sila nagbayad lahat. Allowance, gas allowance. And then, may pagpumasa ka, may konting bonus ka. So, ayun. So, in the ice for just about 30 minutes. Oh, super lamig. Di kaya. Balik tayo. Tinan yung araw, oh. Yung araw dyan, yan. Yun, lumabas na. Pero napakalayo yata yun kasi sobrang lamig dito sa amin. Ngayon, pabalik kami. Tatry namin mag-boss ulit. Well, lumig. Yan yung araw, yun. Yun, lumabas na yung araw. Alas 9 ng umaga dito. Tinan nyo yung kasada, yung daan. Sobrang lamig daw. No? Oh, yung mga bahay. Ah, kailangan ko nang mag-lab. Sama kursin tuh kita kamut ya. Kaya tips sa mga may skill dyan, sa mga again sa may mga skilled talent dyan dito sa Canada or nasa abroad, kung nandito na kayo sa Canada, huwag sayangin yung skills nyo na nagamitin dito, at saka mag exam ng RedSeal para magiging certified journeyman ka na. Kasi pag journeyman certified ka na dito, kahit saan ka pa nilipat, yung starting wages mo, yun na yun. Let's say dito, ang starting wage dito sa as a journeyman dito sa auto body technician dito sa aming company, it depends on how many years increase every year. So dito, yung journeyman wage dito, mga around 43. So, sa ibang company mababa. Depende sa company na mapapasukan nyo for the repair hour. Kaya depende na rin sa company nyo every year mag-increase. So, konting sipag lang. Basta may talent, may skill. Let's say, welder, technician, mechanics, lahat ng mga skill. Take ka agad ng exam or pag wala pang company, hanap ka ng company. Oh, tingnan nyo. Ay, snow. Oh. Super. Kapal ng snow. Tingnan nyo. Parang cake.
Yan. Putas yan. Ganyan kalalim ang snow. Grabe, super lamig. So, tingnan nyo. Ice yan. Ice. Nakapatong. Grabe. Ice. Tapos pag makitaan ka ng potential na marunong ka at saka may alam ka talaga, yun ang kampanya na magsuggest sa iyo na ipapag-aralin ka para magiging journeyman ka dito. Kasi pag hindi ka mag-aaral at hindi ka magiging journeyman kahit saan ka pa, yung rate mo, yung wages mo, depende na yun sa anong ibibigay ng company. Mostly maybe 20 or 20 something. Pero pag may certificate ka na, certified journeyman ka na, yung wages ng starting wages mo, yun na yun. Yung, for example, $43 sa company namin as a journeyman, yun na yun ang sahod mo talaga. Tapos, every year mag-increase pa, depende na yun sa company. Kaya yun ang kagandahan dito pag skilled ka dito sa Canada. Saka marami pang benefits. Kaya yun guys, sinishare ko lang to dito, hindi lang sa pamamayabag, pero sinishare ko lang yung mga hindi ko inasahang magiging automatic technician na dito sa Canada. Kasi IT ako sa Pinas. By the way, kung mag-apprentice ka dito sa Canada, kahit may college grad ka pa, kumari ako, college grad, hindi nila i-honor yung certificate mo dito. Kailangan mo pa rin mag-entrance exam bago ka makapasok sa school na yan. Ako, nag-entrance exam ako doon, dito. Tapos, pag pumasa ka sa entrance exam, saka ka na makapag-apprentice sa college school dito. Doon ako nag-apprentice sa NAEP, sa Logan Albert, sa first year, second year, third year, fourth year. Doon ka mag-aaral. Kaya, well guys, may skill dyan. Magsayangin ang panahon. Maghanap kayo ng magiging journeyman kayo dito at saka maghanap kayo ng company na sila magpa-aral sa'yo. Kasi marami ding company dito na kayo ang magbayad sa sarili, yung bulsa, yung pagpa-aral. Lalo pag hindi masyado kalakihan yung company. Kaya, sertihan lang talaga. Hanapin lang yung company na willing sila mapag-aral sa'yo. Kaya guys, thank you so much for watching. God bless all!